Sore sa inyo mga chikoy, welcome back sa pinabagong video. At ngayon ay bago magsimula pala yung video natin na setup tour ay lahat ng mga bagay ko dito, yung mga gamit ko, mga binili ko to, nasa link in the description, gusto nyo siya i-check baka sakaling interesado kayo. I-leave ko yung link in the description kung saan ko siya nabili. Hindi siya yung kunya sa Lazada lang, hindi. Binili ko talaga siya sa lugar namin. Pero kung interesado man kayo, i-leave ko yung mga link in the description sa description. So tingnan nyo na lang, check nyo na lang doon. So lahat ng mga ano ko dito ay pera ko at maraming salamat pala sa mga chikoy dyan, yung mga nanonood ng video ko. Yung mga hindi nag-skip ng ads dahil sa mga ads to eh. Dahil sa sweldo na lang, yan sabihin natin. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo, sa mga nanonood sa akin. Kaya continue lang tayo, nanonood lang. Siyempre, continue rin ang mag-entertain sa inyo. At huwag skip yung ads, dadyak lang. Pero hindi nga, hindi lang sa pilitan yan. Kung gusto nyo panoorin yung ads, panoorin nyo. So, sakaling maano kayo. So yun na lang lahat ng mga bagay dito guys, link in the description. Check nyo na lang. May nabubulol pa ako. Diba? So, start na natin ang video. So, rest in mga chikoy. So, ito ang aking setup for 2018. So, sana naman ay magustuhan nyo. So, every gamit ko rito ay i-breakdown natin siya into pieces. So, kung paano ko siya nagawa, saan ko siya nabili, at kung ano yung ginamit naming material. Sakaling mga interesado kayo, ay maaaring gawin nyo rin. So, simulan natin sa pag-build ng pinaka-kwarto. So merong isang lumang kwarto sa lugar namin at kung saan doon ako nakapwesto ngayon. Inayos namin at ginawa namin siya ng framing at ng parang double set ng kahoy. Sa loob ng double set na kahoy na yon ay may nakalagay na foam kung saan para maging soundproof siya in case na sumigaw ako or may mangyari mang ingay ganun ay hindi siya lalabas sa pinaka kabila para yun nga soundproof nga para ma-absorb niya yung sound. Dahil doon sa foam na yun, nakakatulong yun kasi pa nag-bounce yung ingay sa loob mismo ng pinaka-wood ay ma-absorb siya ng foam mismo para, yun nga, soundproof. Sumunod naman natin i-breakdown ay ang aking system unit or system case. Ang pangalan ay RAIDMAX Sigma White Gaming Case. So itong case na to ay napakasulit. Like, nung binili ko siya, ang ganda. No regrets, no something pa, ang ganda ng pagka-casing. Sulit ang pera mo kahit hindi siya ganun ka-pricey eh. Kasi yung ano niya ay tempered glass na. Ang ganda rin ng mga exterior, may cable management sa likuran. At supported niya ang liquid cooling system. At mayroon din siya mga ilaw-ilaw sa ilalim. Kaya parang naanuhan ako na ang ganda. Kaya sulit din yung pera natin dito. Sumunod naman ay bumili ako ng mga iba pang components na cooling fans which is sinawag na iGo C5 RGB fan set. Bumili na rin ako ng GPU na Palit GeForce GTX 1050 Ti Storm X na video card. Bumili rin ako ng MSI na B350 Tomahawk motherboard. Kaso hindi gumana ang aking motherboard dahil Intel nga pala ang aking system. Kaya pinalitan ko na lang siya ng B250M D3H. Ito ay 1GB na motherboard. Bumili na rin ako ng mount ng monitor na pwede mo i-adjust para sa dalawang monitor dahil mag-dual screen na ako. And bumili na rin ako ng SMD 5050 waterproof RGB LED with power adapter sa para naman sa lighting ko. So bumili na rin ako ng Seagate na hard drive, 1TB siya. So para makapag-store pa ako ng mga videos, files, music, pictures ng kahit ano na para sa computer ko. At nang makumpleto ko na yung mga gamit ko, ay sinimulan ko ng baklasin ang luma kong computer at ilagay sa pinakabagong system case para naman maging maganda na aking case dahil naman syempre upgrading na tayo lahat. Kaya upgrade ko na rin pati system case. Kaya binaklas ko na lahat. Lahat mismo motherboard, pinalitan ko. Yung fan, yung excess fan, i-keep ko pa rin yan. Pero dinagdagan ko na ng mga cooling fans at bumili ako ng bagong power supply para naman ma-support niya lahat ng mga components sa loob na kailangan pa ng more power. Kasi more power, watts, the more na mas magandang takbo ng computer mo at mas clear yung mga nakikita mo sa screen. I think ganun yun eh. Basta kasi the more na napapower ang loob ng motherboard mo, yung computer, ganun. The more na mas maganda yung takbo, basta ganun nga. Sumunod naman ay bumili ako ng AOC Monitor 22-inch Class Full HD 1920x1080 na VGA DVI-D na monitor. At itong monitor na to, ang ganda. Sulit naman yung nabili ko. At bukod sa motherboard, bumili na rin ako ng 8GB na RAM na Hyper Fury. At which is the one of the best RAM na kita ko at nabili ko dahil napakaganda ng build quality ang sobra. No regrets.
At para naman sa bago kong headset, bumili ako ng Razer Kraken Pro Version 2 na headphones or stereo headphones. At para naman sa keyboard ko, bumili ako ng Razer Black Widow Tournament Edition Chroma Version 2 na mechanical keyboard. Hindi ako nagsisi na binili itong dalawang to kasi Razer is one of the best and amazing gaming gears na alam ko. Kaya itong headphone tsaka yung keyboard na to, grabe, ang sarap sa pakiramdam. At para naman sa audio interface, so gumagamit ako ng Focusrite Scarlett 2i2 second gen USB audio interface. So ano to? Itong Scarlett na to ay ito yung audio interface ko para maging malino yung sound ng mic and kung guitar or something pa, singing, kahit anong mic. Para siyang phantom power. At kaya nakipapansin niyo yung mic ko ngayon, medyo maayos, walang noise, maganda yung quality at ang linaw. Sobra. Kaya hindi rin ako nagsisi na binili itong audio interface kasi grabe, ang laki ng pinagbago nung ginamit ko to. Kaya good work, boss, right? At para naman sa mouse, gumagamit ako ng Razer Death Rider na gaming mouse na ginigay sa akin ng boyfriend ng ate ko. Ang ganda nito, kaya recommended ko na bumili kayo ng mga Razer mouse. As para naman sa aking facecam, gumagamit ako ng Logitech C920 na webcam. At ito ay sumushoot ng 1080p na camera with 60fps. Grabe guys, ang lino nitong camera nito. May autofocus pa at kung ano-ano pa. Kaya recommend ko rin kung baguhan ka, webcam gamitin mo, C920 ang para sa'yo. And para naman sa microphone input ko, gumagamit ako ng BM800. At bala ko sana i-upgrade to, pero ito muna ako dahil ito yung ginagamit kong mic ngayon. At tinan nyo, ganda ng quality kahit paano dahil sa Focusrite. Kaya hindi wala muna ang balak na balitan to. And yung nakikita nyo yung gitara sa likod ko, yan ang EJ200 SCE Vintage Sunburst Acoustic and Electric Guitar. At huling-huli naman ay ang aking upuan kung saan nakita nyo sa intro o yung kulay puti. So itong upuan na to ay ang Diamond Road Manila na black and white na office chair. Hindi siya gaming chair guys ha, pero mukha siyang office chair kaya parang kinuha ko na rin. Napamura din naman ako kaya pinili ko na kasi ang ganda rin naman ng quality. Ang lambot sa puwet, ang sarap sa likod. Like comfortable siya sobra. Kaya at ang ganda rin ang kulay niya black and white. Eh yung team ko kasi black and white diba, kaya kinuha ko na. And ayun, so sobrang ano nito, ang ganda ko gamis guys, sobrang komportable at hindi ako nagsisi na nabili ko rin to. And lastly, ang ginawa ko sa aking room ay pininturahan ko yung mga soundproof ko na kulay itim ng gamit ang spray paint kasi nga hindi bagay yung kulay niya dahil kulay brown siya. Eh ang team ko ay black and white and blue. Kaya pininturahan ko na rin siya ng kulay itim para nang bumagay naman sa ambient ng room. At yun. So that's pretty much it siya para sa mga setup ko. So sana naman ay may naintresado kayo or nagustuhan niyo yung setup ko. So yun lang. At yun guys ang ating setup. So sana naman ay na-enjoy nyo yun at may na ano kayo mga gamit dito or may na-interesado kayo. So at ano pala, hindi ko ako nagmamayabang na meron akong mga gantong gamit. Ang pinapakita ko lang to dahil gustong-gusto nyo makita. Gusto nyo akong mag-setup tour. Or parang behind the Christian. Yeah. Parang behind the scene, behind the Christian. Yun ang nangyari ngayon. So sana naman ay na-enjoy nyo to guys. At kung na-enjoy nyo, please mag-give lang kayo ng like dyan. Appreciate ko naman yun. At mag-subscribe lang kayo para maging isang chikoy. Click nyo yung marit na notification bell dyan. At para namamanotify kayo sa every video na i-upload ko. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Alright tayo dyan ha. Alright. Palisimo, bufa. Muy bien.